Ito po ang sinesearch na po dito, hindi na po yung pag-aari ni Congressman Arnie Teves. Ito po yung pag-aari na ng dating governor na si Pride Henry Teves, kapatid ni Congressman Arnie Teves. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Ito po ay kaugnay pa rin sa kaso ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo. At ang nakikita po nating bakho dyan, yan po ay ang bakho na ginamit kaugnay po sa pag-search, paghalughog na isinagawa ng mga elemento ng PNPCIDG sa compound ng mga Teves. Kaugnay po ito sa inisyong search warrant ng Regional Trial Court ng Mandawi. Ang nag-issue po ng search warrant ay Regional Trial Court ng Mandawi City. Pero yung search po tumagal ng 3 araw. Simula po Friday ng umaga, nagpatuloy hanggang araw ng Sabado at hanggang po kahapon na Linggo. So ngayon, ngayong araw po, inilabas na ang mga findings o anong mga nakuha doon sa pag-search na yun sa loob ng 3 araw. Yung una kong diniscuss na raid, ang raid noong March 10, yun po ang ni-raid noon, yung bahay ni Congressman Arnie Teves at nung dalawa niyang anak. Yun po ay noong March 10. Doon po ang nakuha ay mga baril at may isang granada. Ito po, ang pinag-uusapan na po nating raid dito, hindi na po ito kay Congressman Arnie Teves. Doon na po ito sa kapatid niya, si Pride Henry Teves. Si Pride Henry Teves, dati rin po yung congressman ng Negros Oriental mula 2007 yata hanggang 2016 at dati siyang mayor ng Bayawan City 2016 to 2022. Tumakbo siyang governor noong 2022. Siya talaga yung nakalaban ni Digamo. Nakaupo siya mula Mayo pero natanggal siya noong October, pinalitan uli ni Digamo. Yan si Governor, dating Governor Pride Henry Teves. Yung sugar mill po na pag-aari niya, yun ang ni-raid noong nakaraang Lunes, Biyernes ng umaga. Pero dahil buong compound ang isinerch, buong compound, napakalaki po ng compound ng sugar mill ni Pride Henry Teves at mayroon pang mga sinasabing nakabaon na mga armas at explosives kaya gumamit ng bakho. At ng hinukay, malalim yung naging hukay, ginamita na ng bakho. Alam nyo kung anong mga nakuha? Mga IEDs, ang ibig pong sabihin ng IEDs, improvised explosive devices. So mga ano na po ito, hindi na po ito simpleng mga baril, hindi na po simpleng bala, mga gamit na po ito sa mga pampasabog. Bagamat improvised ito, pero mga gamit na ito sa teroristang aktibidad. Kaya sabi nga kanina nung ano, sabi nung official ng CIDG, parang maiuugnay na sa terorismo. Kaya palalim ng palalim ang mga pangyayari, mga kabunyog. Nahukay ang ilang baril, improvised explosive devices at libo-libong bala mula sa sugar mill na pagmamay-ari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Tingin ng mga otoridad, ginamit ang mga ito para sa terorismo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Dekalibreng mga baril, libo-libong bala at milyon-milyong pera. Yan ang mga nasabat ng PNP-CIDG na mag-ukay sila at salakayin ang Tonong Sugar Milling Corporation at HDJ Tonong Compound sa Santa Catalina, Negros Oriental simula nitong Biyernes. Gumamit pa ng bakho ang CIDG para ukay ng mga nakabaong armas na nasa halos 10 talampakan ng lalim. Ayon sa Joint Task Force Negros, matagal na raw nakabaon sa lupa ang mga armas na nakita sa compound. Posible raw na ginamit ang mga ito sa terorismo, lalo't may nakita ring mga rocket-powered grenades at improvised explosive devices. Ang tumatayong presidente ng sugar mill na sinalakay ay si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, na kapatid ni Congressman Arnie Teves. Matatanda ang sinalakay noon ng mga bahay ng mambabatas kaugnay ng mga kasong murder na isinampal laban sa kanya.
Ang search warrant naman kay Pride Henry nagsimula sa Mandawi City sa Cebu dahil sa tip ng isang informante. This operation is actually implementation of search warrant. This is for illegal possession of firearms. Wala raw lisensya na kumpiskang armas ng PNP-CIDG. Sa parehong raid, na-recover din ng mga pulis ang 18 million pesos na cash money mula sa sinirang vault na naglalaman ng kita ng kumpanya. Kinuha ito at binilang pero pinasasauli sa kanila dahil hindi ito sakop ng search warrant. Inaresto naman ng mga otoridad ang 3 taon ni Pride Teves dahil sa mga nakuhang illegal na armas. Sasampahan na reklam illegal possession of firearms ang mga suspect. Noong March 10, una nang pinuntahan ng mga pulis ang tolong sugar mill. Pero ang pakay nila noon, inspeksyonin ang dokumento ng mga gwardya. Wala naman nakitang paglabag ang mga pulis maliban sa hindi maayos sa pagsuot ng uniforme ng mga gwardya. Dahil sa sunod-sunod na pagsalakay sa mga ari-arian ng mga Teves, hindi naman maiwasang isipin baka may kinalaman ang panibagong raid sa kaso ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Pero paglilinaw ng PNP. Wala pa po tayong informasyon kung ito po bang ay related po sa Degamo case. Wala pang pahayag si dating Governor Teves sa nangyaring raid. Ito na po yung sinasabi natin na talaga pong lalalim pa itong mga anong ito, itong mga isasagawang mga search. Kasi sinabi na kasi ng Department of Justice ni Boying Rimulya at saka ni Abalos, sinabi na nila na yung nahuli ng mga suspects, yung mga involved talaga doon sa actual na operation, 10 ang hawak ng NBI. Ang 4 dyan o ang 5 dyan ay nahuli sa hot pursuit operations. Ang 5 naman, sumurinder. Sumurinder yung 5. Yan yung involved talaga sa operations. Ang pinag-uusapan na po dito, hindi na yung involved sa operations, kundi yung mga involved sa pagplano. Parang kumbaga ito na yung mga mastermind. So ang lumalabas dito, parang ang tinutumbok na ng investigasyon ay ang involvement ni Congressman Arnie Teves at pati ng kanyang kapatid na si dating congressman at dating governor, dating mayor ng Bayawan City na si Pride Henry Teves. Nung una kasi, hindi pa nai-involve si Pride Henry Teves. Pero ngayon, itong sinisearch na to, compound na ito ni Pride Henry Teves, mga kabunyog. Ito po'y kay Pride Henry Teves ng pag-aari. Ano? Itong compound na to, itong sugar mill, kay Pride Henry Teves na ito. At lumilitaw dito sa isinagawang raid, mga explosives na ang nakukuha dito. Kaya makakasuhan na dito si Pride Henry Teves at gagamitin ito sigurado para sa pagdawit na sa kanya, kumbaga mapapasama na siya sa posibleng mastermind. Kasi nung mga nakaraang araw, kay Congressman Arnie Teves ang focus. Pero ito, hindi na po ito kay Arnie Teves. Kay Pride Henry Teves na ito. O yan. Hindi nga lang inabutan si Pride Henry Teves doon sa compound na ni-raid nung panahong isinagawa ito. Kasi kung nandun si Pride Henry Teves, aarestuhin siya. Kung aarestuhin siya, hindi na kailangan ang preliminary investigation. Ano na kaagad yun? I-inquest na kaagad siya. Kasi ang tawag na po doon, arrest incidental to a lawful search. Pwede na po siyang arestuhin doon kahit walang warrant. Kasi may nakuha sa paghalughog. Pero nagkataon, sa 3 araw na yon, wala doon si Pride Henry Teves. Kaya sasampahan siya dito ng mga kaso, illegal possession of firearms and explosives, pero dadaan na po yan sa preliminary investigation. Pero kung naaktuhan siyang nandoon nung mga araw na yan, yung 3 araw na yon, dahil may nakitang mga illegal, pwede siyang arestuhin. Pwede po yon. Ang tawag po doon, arrest incidental to a lawful search. Lawful yung search kasi may search warrant. Ngayon, syempre, ang magiging argumento dyan, depensa ng kampo na naman ng Teves,
sa pamamagitan ng kanilang abogadong si Topacio, sasabihin siyempre nila planted yan. Kaya lang, sa atin po kasing criminal justice system, ang presumption ay regular yung sinagawang raid. Yun ang presumption. Kaya, kung kiniklaim ng kampo ni Tevez na plinant yun o tinanim yung mga explosives, sila yung magpuprove yan. Kasi ang presumption dyan, may presumption po kasi ng regularity. Kumbaga kapag mayroong kanyang mga ginagawa, ang presumption po dyan, regular. Ibig sabihin, sumunod sa batas, sumunod sa procedures ang mga autoridad na nagsagawa ng search. Ang may burden o ang may burden dyan na magpakita na irregular yung ginawang search ay ang yung depensa, respondent, yung mga Tevez. Makailangang mag-produce sila ng mga ebidensya testigo na irregular yung isinagawang search at raid. Kasi ang presumption po dyan, regularity. Ako, marami na akong kasong nahawakan na ganyan. Laging ang depensa ng mga pulis dyan, presumption of regularity. So, siyempre, yung akusado dyan, o yung respondents dyan, magre-raise siya ng issue ng irregular yung isinagawang search o raid. Hindi sumunod sa tamang procedures. Katulad ng naririnig na natin kay Topacio, pero magpo-produce siya ngayon ng mga testigo. Kaya lang ang presumption dyan nasa favor ng autoridad kasi presumption of regularity. Anyway, ang narinig kong in-interview kanina si Rimulya, ang sabi niya, yung mga hawak na mga assassin, yung hawak na mga akusado ng mga nag-surrender at yung mga nahuli sa hot pursuit, sinasabi nila na may pagkakataon na pagdating nila sa safe house na ginamit nila, may mga gumagawa ng mga pampasabog o improvised explosive device. Kaya nagtatali ito. Parang ang nangyayari, yung mga kinikwento sa kanilang sinumpa ang salaysay ng mga hawak na ngayon ng autoridad ng mga suspects, nagtatali dito sa mga nakukuhang ebidensya. Kaya magagamit ito para sa mga kasong isinampa at isasampa pa. Ang sabi ng PNP at ng DOJ, magsasampa ng kaso sa katapusan ng buwan. Baka mga Friday, abangan po natin. Pero ang lumilinaw dito, hindi na lang si Arnie Tevez ang nai-involve. At hindi na to mga maliliit na bagay lang, hindi na lang mga baril, mga explosives na to. Anyway, mamaya magla-live ako. Kasi may bagong press con ngayong araw, ang DOJ at saka ang NBI at saka ang PNP at pati AFP kasama sa yung Task Force Digamo, mayroong bagong development. Ilalive ko po maya-maya. Ihahanda ko lang yung mga video na ipapakita ko. Sige po, abangan nyo po maya-maya. May mga bagong updates tungkol sa kaso ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo. So, magandang araw po sa inyong lahat, mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka. Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.